We are more than just a church. We are a family. A family who cares about one another, and a strong team who helps other people together. We help people find their way back to God. Then we help them start up their new life with Jesus. We connect people to life groups and help them put their lives back into order. We help them become equipped and accomplish God's vision for their lives. We believe that through it all, the rescue mission has just begun. We will continue to transform this nation. We will serve as God's instrument in this generation. And we will be God's representative wherever we go. Reigning Light has different ministries, with a warm and welcoming environment where people from different walks of life gather to share stories. We have a ministry for kids on a mission to develop a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. We also have Wildside Empowering Young People, Crossroads for Young Professionals and Marketplace People. Couples Ministry aims to strengthen couples' relationships to build a family that puts Jesus at the center. And Reigning Seniors for All the Young at Heart. So there's always something available no matter what stage of life you're in. As a family, we also believe that life is better when shared. That is why we have a lot of groups full of life, where we strengthen each other in order to fulfill God's calling for our lives. With the guidance of our strong and visionary leaders, Pastor Lito Peren and Pastora Tess Peren, along with the whole spiritual family, nothing could ever stop us. Nothing can hinder us from making a great difference in people's lives, in our nation, and even around the world. Our calling has even become louder. The vision has become clearer. And the mission has become bigger. We will continue to love God by serving His people through our lives. We are the Reigning Light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Blessed afternoon, family! Can we stand in our feet as we celebrate the Sweat family, and let's just go around and let's ask kung kamusta na yung week nila, and let's welcome home everyone, especially with the ones who has a VIP sticker. Welcome home po, welcome home. Welcome! Come on,
Panginoon. Huwag mong hahayaan na wala kang makakausap, wala kang makakamayan this afternoon na bago. Welcome home, welcome home. Turn the color all around. All is new in the Savior I am.
black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. Come on, this is living. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything. Oh, you take me higher and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Turn to color all around. All is new in the Savior I found. Come on, see the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Turn to color. Declare all these around. New things. All is new in the Savior. Black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. Oh Jesus, you take me higher. You take me higher than I've been before. Hey! It's your perfect love that seems me sore. Oh God! God, your freedom is an open door. You are everything I want. Oh, you take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that seems me sore. Oh God, your freedom. God, your freedom. Take me higher than I've been before. It's your perfect love, it's your perfect love. Woo! That seems me so. God, your freedom is an open door. You are everything. Come on, I want declare it. You take me higher. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that seems me so. Oh God, God, your freedom is an open door. You are everything I wanted. More. One, two, let's go! Woo, woo. This is living now. Does it take me higher than I've been before? It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want. You take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. In this place, you are all that I want, you are all that I need, Lord. All that I want, all that I need, Lord. You are the satisfaction of my soul. Everything that I need is found in you, in you, and you alone, Lord.
And every definition of success, every definition of dream, Lord, is you. Only you, Lord. Can have all this world,
Jesus, my one thing. 'Cause Jesus, my one thing. I don't want anyone else. Come on. 'Cause I don't need anything else. 'Cause Jesus, my one thing. 'Cause Jesus, my one thing. I don't want anyone else. And I don't need anything else. 'Cause Jesus, my one. Jesus, my one thing. 'Cause Jesus, my one thing. 'Cause Jesus, my one thing. 'Cause Jesus, my one thing. I just give. Psalms 27 verse 10 in the NIV version, though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. You know, he said in other version, the Lord will take care of me. The Lord will take me in. The Lord will hold me close. Hold me close. You know, sometimes our trust, our faith, wala na sa Lord, nasa tao na. Sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na pinapangarap natin. But you know, as we're worshiping the Lord, one thing is my confidence right now. And alam ko na, when we have Jesus in our lives, He is the only one who can satisfy our soul. Our soul. Our soul. That's why we're declaring. That's why we're singing. That's why we're worshiping. Lord, mapuntahan ko na lahat ng travel goals. Mapuntahan ko na lahat ng mga gusto kong pinapangarap. But this time, Lord, my heart's desire is I want you in my life. You can have it all. Kasi darating at darating ang time. Yung mga mahal natin sa buhay, lahat ng meron tayo in just once na pwedeng mawala. But our confidence, our strength is in the Lord. In the Lord alone.
Yeah, let's keep on declaring that I don't want anything. I don't need anything but Jesus alone in my life. You alone in my life. You alone in my life. You alone in my life, Lord. You alone in my life. He alone. He alone. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one. You are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. 'Cause I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. And I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. And I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 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 Just give me Jesus. Give me Jesus. Heavenly Father, we glorify your name. We thank you. We're so grateful, Lord, that we can call you our Tatay. We can call you our Father. We can call you, Lord, God, anytime that we need you. We thank you, God, that every time, Lord, na kahit may mga flosses kami, may mga times na tinatalikuran ka namin, still you never turn your back on us. We thank you, Lord. And right now, as we worship you, as we receive your word, God, maging malinaw sa amin na walang ibang makakapag-satisfy sa amin kundi ikaw. Walang ibang makakapagbuo sa amin kundi ikaw. Walang ibang makakapagpagaling, walang ibang makakapag-restore sa amin kundi ikaw lang. Kundi ikaw lang, Lord. You can have it all, everything that we get and everything that we don't have, Lord. We're giving it all back to you. We love you, Lord. We glorify your name.
We give it all to you. We give it all to you, Lord. We praise you, Lord. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Come on, give God the highest praise. Come on, give God the highest praise. So you can have it all, Lord. You can have it all. Pwede bang bigyan mo ng high five yung katabi mo bago ka umupo? Sabihin mo sa kanya, welcome home, welcome home. Wow! Sino yung masayang-masaya ka ngayong hapong ito? Yan! Oh. So gusto kong acknowledge sa lahat ng mga first-timers natin in the house. Sino pa yung mga first-timers natin with VIP sticker? Pwede bang pakikaway-kaway? Iwagay-way? Yan! So mga kasama, meron pa po dito sa bandang gilid. Pwede po kayong maupo dito sa bandang gilid para po at least maka... experience po kayo, hindi kayo masyadong madistract, makapakinig kayo ng gusto. So, wine-welcome po namin ang lahat ng mga first-timers, no? At especially, wine-welcome din po natin yung mga nasa online natin ngayon. Yan, masayang-masaya po kami, nakasama po namin kayo via online. And you are a part of our spiritual family. So, you are watching around the world, so naaabot ng FB natin. So, welcome po kayo sa lugar na ito and pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-tag ng inyong mga friends at pwede po kayong mag-subscribe sa atin pong mga social media platform po natin, no? So, kaya po, excited po kami na may matinding gagawin ng Lord sa inyo. At ako po yung naniniwala na lahat ng mga excited, masasaya po sila palagi. No, yan po yung mga excited people po yan. At gustong makaranas ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. So, welcome po sa lahat, no? Welcome sa lahat na nandito ngayon. And we deserve the best place. Mas magandang lugar, no? Mas magandang lugar, mas malaking lugar, no? Na kailangan po natin. At ang maganda yun, maa-accommodate po tayo lahat. No? Kaya excited po kami sa gagawin talaga ng Lord, no? At alam niyo po ba na malapit na po yung ating pong 15th year anniversary. So, yung pong ating ika-15th year anniversary, gagawin po natin ito sa Binangonan, Inares, no? Inares Gymnasium, no? Auditorium, yan. So, excited tayo na punuin uli natin yon. Magre-reveal ng glory si Lord, no? At nakakatuwa, no, na may mga bagay sa buhay natin talaga na nadidevelop unti-unti. No, sino po yung masayang-masaya ka kasi nandito ka ngayon? Pwede bang mag-ingay yung mga masasaya at alam nila na may gagawin si Lord sa buhay nila, no? Woo! Yun, talaga yung mga excited, talaga yung mga mananalo yan. No? So, kaya masaya ako na isi-share ito sa inyo para magkaroon po ng magandang pagkaunawa sa pagsunod natin sa Panginoon. So, sometimes kasi yung pong inyong kaisipan, yung ating nararamdaman, minsan yan ang nasusunod sa buhay. Pero hindi po yan ang dapat na natin nabibigyan ng importansya, kundi ang dapat nabibigyan natin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So welcome po sa lahat ng mga first-timers. Again, sa mga nasa FB Live, again, hindi po tayo magsasawa na ibatiin sila sapagkat kaya po nag-i-exist ang church dahilan po sa inyo. Amen. And sa mga naandito po ngayon, ang mga may pinagdadaanan sa buhay, nasa online, mga pinagdadaanan sa buhay, bawat isa po sa atin ay may katugunan. Ang Panginoon lang ang kasapatan ng lahat ng bagay. So tandaan niyo po, hindi ho kayang palitan ng anumang uri ng kayamanan, ng anumang uri ng kasikatan, ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang problema lang, hindi natin ito kayang i-contain sa puso natin. Kasi masyado tayong attached sa mga bagay sa mundong ito. At hindi tayo attached kay Lord. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon sapagkat noong pong after po ng Mother's Day, pinag-usapan po natin, we are called by God to follow Him. We are not called just to be a Christian, but we are called by God to follow Him. Sino dito yung mga followers ni Jesus? Taas ang kamay!
Now, sino naman dito yung mga disciple ni Jesus? No, iba po yung follower kaysa sa disciple, no? Yung po mga follower, sila po yung nag-e-expect lang ng miracle, pag may kainan na andyan. Yan, mga follower yan. Ang tawag po namin dyan, crowd. No, pero yung po mga disciple, sila po ang kasama palagi ni Jesus. Yung pong handang sumama kay Jesus, anuman ang pinagdadaanan sa buhay. But this is second part of that message. Gusto ko pong hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Ang ngayong hapong ito, gusto kong i-share to sa inyo, we are called to follow Jesus and take up our cross daily. No, yan po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi nakadepende kung ikaw ay komportable. Hindi yan nakadepende kung ikaw ay konbinyente. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi sang-ayon sa iyong pakiramdam. Ang pagsunod sa Panginoon na gustong-gusto niya, sumunod tayo sa Kanya, araw-araw, pero may pasangkrus. Araw-araw. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, ang pagiging Kristiyano, hindi pang 2 hours per Sunday. It must be every day. So kaya po itong Sunday na ito, it is just our celebration because you are victorious. Pakibati mo nga yung katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon, mapagtagumpay ka. No, at yung nanonood po sa atin, mapagtagumpay ka. Huwag lang hihina ang signal mo, huwag lang mauubos ang data mo, mapagtagumpay ka. So, yan po yung gusto ng Panginoon na pagsunod natin sa Kanya kasi hindi pwede yung standard natin. Dapat yung standard ni Lord. So, hindi nakadepende sa pakiramdam ko ang pagsunod ko sa Diyos. Nakadepende ito kung ano ang gusto ng Diyos. So, yan po yung bagay na gusto kong unawain ng bawat isa sa atin kasi hindi po sapat na tayo Kristiyano. Hindi ho tayo dapat basta sumusunod lang kung kailan mo gusto. Susunod ka, pero meron kang cross na dala. Sino ho yung masayang-masaya na nandito siya ngayon? Buti na lang nandito ka ngayon. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? So, get ready. No, sa inyo pong notebook, sa inyo pong ballpen, ready nyo po ito. Medyo marami tayong verses na babasahin ngayon para po maunawa natin that our life, our obedience, and everything that we do is founded in the Word of God. Hindi ho nagpa-power trip si Pastor. Hello? Tayo po ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya kung susunod ka lang din, huwag na yung unti-unti. Susunod ka na lang din, itodo mo na. No, sino dito yung excited ka sa todo? Amen. So yesterday, nandun po kami sa Laguna Convention and thank you so much sa mga servant leader na kasama po natin doon. Palakpakan po natin sila. No, sila po yung nag-exert ng effort kahit puyat, kahit pagod kasi gusto po nilang ma-experience kung anong ginagawa ng Diyos sa kanila sa Laguna at gustong makasama. So gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga servant leader na kasama po namin doon. Umarkela po sila ng ilan sasakyan para po makapunta ron yung ilan po nag-drive. So we appreciate you. At sa mga nasa Laguna, sa mga kasama namin sa convention kahapon, so binabati po namin kayo ng magandang hapon. Yung mga naka-tune in dyan na hindi nagpapahalata, magandang hapon po sa inyo. So tayo po ay excited na makasama po kayo at welcome po kayo dito po sa lugar natin. At sa mga leaders, servant leaders na kasama namin, gusto ko po kayong i-appreciate. At gustong sabihin sa inyo na hindi ko po magagawa yan nang hindi kayo kasama. Mahal na mahal po namin kayo. At ang pagmamahal pong yan ay para po sa bawat isa sa atin, no? So, sino po dito ang excited ka na sa word ng Lord? So, bago yun, tayong lahat ay manalangin. Father, thank you for your word this evening. Father, help us, Lord, to understand your word and give us wisdom para po, Panginoon, matanggap namin ang mga bagay na to. Alisin mo yung preconceived idea. Alisin mo yung katigasan ng puso namin. Alisin mo po, Panginoon, yung pagpapaimbabaw. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang pagmamataas. Alisin mo po sa amin ang pride. At Lord, makasunod po kami sa iyo with humility. Lord, your will be done, not our will be done.
Salamat po. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sino dito may mga Bible? Ano? Buksan natin yung ating Bible. At isulat natin ito, no, mga kapatid. Luke chapter 9, verse 23. No? Luke chapter 9, verse 23. Then he said to them all, kasama ka dito, tayong lahat sinasabihan. Sino yung tinatanggap mo ngayon na sinasabihan ka? Ano, sino dito yung masaya pag pinagsasabihan? No, he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Deny themselves. So hindi pala pwede ang tagasunod at disipulo ni Jesus makasarili. Dapat patay sa sarili. So deny themselves, no? Sabi niya, deny themselves and take up their cross daily and follow me. Siyan po yung sinabi ni Jesus doon po sa kanyang pagkausap sa mga kanyang mga alagad. Ang context po nito, pinipredict na po niya yung kanyang kamatayan. So ang sinasabi niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kailangang mamatay sa kanyang sarili at sumunod sa Panginoon. So tandaan nating mabuti mga kasama, that is the standard of life that God wants us to have. Yan po yung gusto ng Panginoon na buhay na meron tayo. Yung sumusunod tayo sa Panginoon araw-araw. Hindi lang tuwing Linggo. Hindi rin pagka kung kailan mo gusto. Araw-araw. Hindi lang basta sumusunod tayo sa Panginoon, may pasan tayong krus. Alam nyo, yun po ang pinakamahirap sa lahat, mga kapatid ko, no? Na dapat maunawaan natin na hindi tayo pwedeng mabuhay ng double standard life. No, we cannot afford to live a life that double standard life. Dapat maunawaan natin na tayo ay para sa Panginoon lang. You are created not for this world, you are created for the Lord. Sino nare-receive mo ito ngayon? Nare-receive mo ngayon? So, si Jesus, meron siyang standard na kung gusto mong sumunod talaga sa akin, aba, huwag mong intindihan ng iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin araw-araw. So, we are created for God. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nilalang para sa mundo. Ang mundo ang nilalang para sa'yo. No, sino dito yung excited ka na hindi mo hahabulin yung mundo? Ang hahabulin mo yung Panginoon Diyos sa buhay mo. So alam nyo, ang hirap mabuhay sa mundong ito na walang Diyos. Marami kang takot, marami kang lungkot, marami kang dadaan ng pangit, masasakit, at walang tagumpay kung wala ang Diyos. Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling sa lahat, gagamitin ka lang ng mundo. Para sa kaunting recognition, para sa kaunting expression ng iyong passion, mga kasama, you are created for the Lord. Now, sino dito nire-receive mo yung sa espiritu mo ngayon yan? No, you are created for the Lord. That's why ang mundo, regalo lang ng Diyos sa'yo. Kaya lang, wag mong mahalin ang mundo. Ang mahalin mo yung nagregalo sa'yo. Hindi kapalit ang nasa sanlibutan ito ang Panginoon. No, sino dito may naiintindihan? Masayang masaya siya ngayon. So, you are created for the world. For the Lord and not for the world. So, tingnan nyo po itong sinabi doon sa John chapter 15, verse 19. No, John chapter 15, verse 19. The word of the Lord says, if you were to give your allegiance. So, it is a pledge. It is a promise. So, that is the meaning of allegiance. So, if you were to give your allegiance to the world, they would love and welcome you as one of their own. Sabihin mo sa katabi mo, pag minahal mo ang mundo, tatanggapin ka nila. At parang kanila ka. Tama ba mga kasama? Sisikat ka, gagaling ka, husay ka, makikilala ka dyan. As if you are for them. But I tell you are not for the world. You are for the Lord. So kaya, yan ang bagay na makuha natin, mga kasama,
sapat na po. Kahit wala ka lang lahat ng bagay sa mundong ito, basta meron kang Panginoon. At kilala mo kung sino siya, magiging masayang tao ka. Kaya mga kapatid, huwag tayong makukontento na tayo'y Kristiyano lang, uupo lang every Sunday, pero ang gusto ng Panginoon pala, every day. Kaya yung mga panaka-naka lang na sumusunod sa Panginoon, tandaan nyo, panaka-naka lang din ang masayahin sila. Kaya pakitingnan mo yung katabi mo, masayahin ba yan? O mukhang pasanya ang daigdig? O kaya ganito ang dialogue, huwag tayong magpapahalata. Walang sasabihin kahit kanino, ha? Pakikita natin na tayo'y okay lang. Kasi ano sasabihin sa atin ng mga tao? Nagcha-charge tayo. Nagiget po ba? So ito po yung pagiging totoo natin sa harapan ng Panginoon, hindi natin kayang pikein si Lord. Hindi natin kayang pikein ang kabanalan. Magre-reflect yan sa pang-araw-araw na buhay. So tingnan nyo ang sabi niya, huwag kayong pumayag natanggap kayo ng mundo. Na parang kanila, parang kakampi nila. Ang sabi niya, but because you won't align yourself with the values of this world, hindi ka sumasang-ayon, hindi ka umaayon sa mga values ng mundong ito, they will hate you. Nasabihan ka na ba na dahilan sa sumusunod ka sa Panginoon, I hate you. Hello? May kausap po ba ako sa lugar na to? Yes. So mga kasama, marami talagang magagalit sa'yo kapag umalign ka kay Lord, magdi-disalign ka sa world. So kaya ang bagay na ito mga kasama, talagang kapag sumunod ka sa Panginoon, may magagalit talaga. At gusto ko po kayong kausapin mabuti mga kasama. Pag walang nagagalit sa'yo, hindi ka totoong tagasunod. Ang tawag sa'yo ay hindi Christian, kundi politician. Ano yung politician? Pangako ng pangako. Maraming ipinangako, pero walang tinupad. Tinan mo yung katabi mo. Lahat pinakisamahan, si Lord na lang ang hindi. Lahat sinunod, hindi lang si Lord. Lahat sinang ayunan eh. Yan ang mga politician. Kahit saan mo isama, pwede. Hindi makakita kung sino talaga siya. Kung ikaw talaga totoong sumusunod sa Panginoon, mga kasama, may maiinis sa'yo kasi hindi ka sumasama sa yayaan nila. Hello? Masyado ka namang killjoy. Hindi, naka-align lang ako kay Lord. Ikaw lang ang hindi. Kasi ang akala mo sa Panginoon, pwedeng parang Chinese, konti puhunan, laki kita. Konting attend, laki blessing. Ano ka? Ang gusto pala sa iyo ng Panginoon, araw-araw sumusunod ka kay Lord, hindi lang panlinggo. Ang problema, pag hindi mo nasusunod ang Diyos araw-araw, ang linggo, hirap na hirap ka. Come on, somebody! Woo! Alam niyo, marami nagagalit sa akin. Kasi nagsasabi ako ng tama. Pero gusto kong sabihin sa'yo, umalain ka. Hindi ako kaaway. Ako ang kaisa-isang magsasalita nito sa'yo kasi ito talaga ang trabaho ko. Kung walang magsasalita nito sa'yo, gagawin mo kung anong gusto mo. Pero ito ang tama. Hindi lahat ng maganda tama. Hello? I love you with the love of the Lord. Nagagalit na ba kayo sa akin? Uy, umalain kayo ha. Hindi ako kaaway. Hindi yung pagka may nagsasabi ako ng totoo, sabi ng demonyo sa'yo, shhh, si pastor, pinatatamaan ka na naman. Anong patatamaan kita? Umalain ka lang. Ang mahirap yung umaaten ka rito, hindi mo gustong mahalin si Lord, hindi mo gustong sundin si Lord, kundi yung mundo. Talaga hindi ka mag-i-enjoy dito. Come on! Ka-enjoy-enjoy ba si Lord? Masarap bang kasama si Lord?
Eh bakit dito hindi ka makapag-selfie man lang? Hindi mo man lang maipost yung mga, pero pag yung outing, pinopost mo. Huwag kang politician. Sumunod ka kung anong pinasasabi ng Panginoon sa'yo. Tama po ba mga kapatid ko? So huwag kayong mag-iintindi ng mga likers. Huwag nyo, kung talagang sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo kalooban ng Panginoon, mag-expect ka ng haters. Nag-forward na agad. Ayos yan. Sino may naiintindihan mga kasama? So, expect mo kapag ka sumusunod ka kay Lord, marami kang haters. Ang pinakamahirap sa lahat, yung wala ka ng pakiramdam. Kasi nagko-compromise ka na. Tama po ba mga kasama? Totoo man na marami mga tao pagka medyo mahirap-hirap na at yung Panginoon, pagpalain mo po ako, Panginoon ganito, Panginoon ganyan, Panginoon ganito. Mga kasama, hindi po yun ang prayer. Ang totoong prayer na dapat nating naintindihan kung tayo naka-align kay Lord. Lord, hindi yung i-bless kita. Hindi mo yung i-bless ako. Gumaling ako sa karamdaman. Kasi tayo mga tao, ganun tayo minsan lumapit sa Panginoon eh. Pag may hinging ka lang, hindi ka lang politician, pengi ka pa, pengi boy, pengi girl. Tawag mo kay Lord, pengi nun. Lalapit, pengi nun. Ang totoong matinding prayer na matutunan mo, ito. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Susunod ako sa'yo. Bakit? Align ako sa'yo eh. Hindi ka pang pahirap sa buhay ko, hindi ka kontra sa buhay ko, ikaw ang buhay ko. Umalain ka lang. Sabi niya, they will hate you. I have chosen you and taken you out of the world to be. Grabe, grabe si Lord, napakatinding magmahal. Namain ka na pala ni Lord. At wala nang makakagrab ng pagkamay na yan. You are not for the world. You are for the Lord. Sino masayang-masaya ka kahit na anong itsura mo, anong nararanasan mo, kahit na anong laman ng bulsa mo, ano ang pinag-aralan mo, ano ang kulay mo, ano ang amoy mo, mahal ka ni Lord. So ganun katindi ang pagmamahal ni Lord. Ang sabi ni Lord sa'yo, you are mine. Ginawa mo ng lahat para tanggapin ka, para mamain ka. Rejected ka pa rin. Ibinigay na lahat. Rejected pa rin. Tandaan niyo po, if you want to increase your value, you are for the Lord. And not for the world. Hayaan niyo po ang mundo maghabol sa atin. Huwag kayo maghabol sa mundo. Wala parang kay Lord. Busy. Hello. Sino may naiintindihan dito? Bakit ang parang tahimik nyo? Totoo ba na yung pinag-uusapan natin ito? Maraming sumasablay dito. Kasi gusto sumunod sa Panginoon pag kayong okay lang eh. Pag yung hindi masyadong busy, pag walang schedule, tandaan mo, kung mahal mo si Lord, hindi lang yan ang trabaho mo. Hindi ka inaapi-api sa schedule, hindi ka sinisingit-singit lang. Si Lord hindi pansingit. Siya ang panguna. Amen. Hindi siya panghuli. Amen. Lahat ng bagay ay kay Lord. Amen. Kaya niyang ibigay sa iyo lahat yan. Ang problema lang, hindi mo mahal si Lord. Pero sabi sa iyo ni Lord, you are mine. Imagine mo, sinabi ni Lord, you are mine. Hindi ka magiging mukhang kawawa kung kay Lord ka. Hindi ka api-apihan kung kay Lord ka. Kung talagang kay Lord ka, hindi ka magmamakaawa sa mundong ito. Hahabulin ka ng mundong ito, hindi lang ng aso. Hindi lang ng utang. Hahabulin ka ng pagpapalang rumaragasa. Kasi ganyan talaga mga anak ni Lord, may favor. Magtataka yung mga tao, pambihira tong tao to, pinagpapala. Kabats ko lang to, pero grabe na buhay ngayon. Eh, pero yung mga wala kay Lord, grabe ang inggit ngayon. Yung mga kabats ko, buti pa sila. Ako mukhang ganito lang ako, kawawa.
Tanda mo, hindi mo kasi naiintindihan. Magseryoso ka kay Lord, seryosohin ka. Promotion niya, naki Lord ang promotion eh. Wala naman sa galing mo, sa talino mo. Sa husay mo, wala yon. Sabi ni Lord, you are mine. No, sino dito yung susurrender na lang, Lord, sige, sayong-sayo ako at isusuko ko ang buhay ko sa'yo. Lord, hindi na ako papalag. Lord, talaga sa'yo na ako. Talaga nakakakilig ka. In love ako sa'yo, Lord. Yun yung kailangan matutunan natin, yung in love kay Lord. Sino may naiintindihan? Pumalakpak nga yung may naiintindihan bilang pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat. Buti na lang naka-attend ako ngayon. Yung mga bagay na nagpapalungkot sa akin, matatapos din. Kaya pala ako nahihirapan, nalulungkot. Hindi si Lord ang priority ko. Siya pala yung last sa buhay ko. Buti nila naka-attend ako ngayon. And God said to me, you are mine. Amen. So kaya dapat si Lord, mind din natin si Lord. No, 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Write it down. Don't set the affections of your heart on this world. Or loving the things of the world. So when we talk affections, yan po yung nararamdaman ng puso. Yung hindi ka makatulog kasi yan ang lagi mong iniisip. Yan ang ibig sabihin ng affection, tibok ng puso kasi nagmamahal. Hello? Nakaranas ka ng ma-in love? Tapos, pag pumikit ka, nakikita mo yung kanyang mukha. Kahit saan ka tumingin, naandun ang mukha niya. Yung kahit maraming babae, siya lang talaga yon. Alam nyo, nangyari sa akin yon, yung affection ko na set kay Tess, ang pastora ninyo. Nung magkita kami sa seminaryo, grabe, nung makita ko siya, set, pare, set. Hindi na mabura, hindi na mawala. Set talaga eh. Nakaset na yung aking affection sa kanya. So kahit hindi ko siya kilala pa, nakikita ko siya, kahit na nasaan siya, nakikita ko siya. At ako ay gumagawa ng paraan para mag-cross ang aming landas. Gumagawa ako ng paraan para mapansin niya. Because I set myself on that affection. Yan ang gusto ng Panginoon. Kapag na-inlove ang Panginoon sa'yo, todo si Lord sa'yo. Ibinigay niya ang buhay niya sa'yo kasi mahal na mahal ka niya eh. Nakaset na siya sa'yo. Ang problema, hindi tayo nakaset sa kanya. Hindi tayo naka-align sa kanya. Sabi niya, or loving the things of the world. Huwag kang mag-set dyan sa mga bagay sa mundong ito. Lilipas yan. Mawawala yan. Maglalaho yan. Pero ang sabi niya, the love of the Father and the love of the world are incompatible. Sabi mo sa katabi mo, hindi lapat. So may, pwede palang may matindi yung affection mo, pero hindi ka compatible. Kaya walang kayo. Grabe yung affection mo, pero hindi kayo compatible, kaya walang kayo. It hurts, you know? Grabe yung passion mo, grabe yung affection mo, grabe yung attention mo. Pero hindi pala yun yung kay Lord. Yung pala yung sa world. So kaya sabi niya, the love of the Father and the love of the world are incompatible. Hindi tayo bagay. At kung hindi tayo bagay, hindi tayo pwede. So yung mga bagay na hindi pwede, huwag mong ipilit. Kasi hindi tayo pwede. Bakit? Hindi tayo compatible. It hurts, you know. Pero ang maganda ito, pwede tayong magbago.
Yung mga sumusunod sa Panginoon na unti-unti lang. Pag kumbinyente lang, pag komportable lang. Pag yung sumusunod na ganun, pwede ka pang magbago. Pakisabi sa katabi, pwedeng magbago. Uy, pero huwag mong aawayin, ha? Huwag niyong aawayin. So, pwedeng magbago, ha? Pwedeng magbago. Hindi yung magbago ka daw. May emosyon eh, may emosyon eh. So mga kasama, hanggat buhay may pag-asa. Hindi natin tutuldukan. Tama. Yung mga bagay na hindi nyo kaya, ibigay nyo kay Lord. Maayos yan. Sino dito may naiintindihan? Sino dito ang gusto nyo compatible kayo ni Lord? Grabe, ang sarap po. Buti na lang compatible kaming dalawa. Kaya meron kaming forever. Kapag hindi kayo compatible, laging if ever. Laging conditional. Susunod ka sa Panginoon. Aawayin kita. Talaga maraming magagalit sa iyo eh. Tama ba mga kasama? Pag sumusunod ka sa Lord, umasa ka na. Umasa ka na, pero huwag kang politician. Huwag mong pangangakuan ang lahat, huwag mong papakisamahan ang lahat. Sapagkat yan ang trabaho ng politician. You are not politician, you are a Christian. Ano, alam niyo mga Kristiyano, mga politician, lahat papakisamahan yan. Walang masama sa akin, kaya pasasama ko lahat yan. Ang tanong dyan, lahat ng pinakasama mo, nadala mo ba sa langit? Ang mga politician, hindi nakakapagdala yan sa langit. Kasi si Lord kapalit ng mga bagay na yan sa buhay nila. So tandaan nyo, lagi i-align nyo ang sarili nyo kay Lord. Sino may natututunan mga kasama? Sino yung masaya-masaya kasi naka-attend siya ngayon? So napakahirap ng dual citizenship, ha, mga kasama. Pang kay Lord lang tayo. No, alam nyo po, sino dito yung ano, yung Filipino citizen? Taas ang kamay, taas ang kamay. Filipino citizen. Yan, congratulations. Sino naman dito yung ano, yung kingdom citizen? Taas ang kamay, mga tagalangit. Yan, congratulations. Ay, yung iba, hindi naman kapagtaas. Ba't kaya ako umaten pa rito? Sino naman dito yung 60 pataas? 60 pataas. Yan, congratulations. Ang tawag sa inyo, senior citizen. Kaya tatlo ang citizenship ng mga senior. May discount na yan. So, the most important thing, kahit na anong citizenship, ang pangarapin mo, ang pinakamahalagang citizenship kay Lord. Amen. No, kaya, yan po yung bagay sa buhay natin na talagang dapat pinanghahawakan natin. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. So check yourself. Check your obedience before God. So maybe you are following Jesus daily but not taking up your cross. So hindi siya dapat choosy. Dapat yan complete. Sumusunod ka na, araw-araw, may pasan ka pang cross. Come on. Yan yung standard ni Jesus. Kung gusto mo talagang bagay tayo, dapat ganyan ka. Kung gusto mong maging tayo, dapat ganyan ka. Ang nagmamahal, nag-a-adjust. Yun ngang hindi naliligo, naliligo pag nagmahal eh. Tama, nag-a-adjust. Yung hindi dati nagtututbrush, ngayon nagtututbrush na. Bakit? Eh, nag-a-adjust. Bakit? There is something in them na nagtagtag. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kaya check yourself. Check your obedience before God. Hindi pwede yung standard mo, kundi yung standard ni Lord. Ang pinakamahirap sa lahat, yung akala mo tagalangit ka, hindi pala. Uy, pwedeng magbago. Sino may naiintindihan, mga kapatid ko? Hindi pwedeng easy life. No, hindi pwedeng madaling lahat ng bagay na gusto mo madali. Yung standard ni Lord, alam niyo maraming mga tao pag sumunod kay Lord para nahihirapan. Ang hirap naman sumunod kay Lord, eh di sige, ang demonyo sundin mo. Para mang lalo na yung mga tao napapagod, nahihirapan sa mundong ito.
Ay, pati ba naman si Lord? Ano ba naman church yan? Pinahirapan tayo. Kailangan umatindang ganito, umatindang ganito. Lagi bang a-attend? Oo, because you are designed for the Lord and not for the world. Nagki-create tayo ng atmosphere na ang mga tao dapat mahalin si Lord, sumunod sa Lord at hindi maging makamundo. Kasi gusto nga lang natin madali. So, paano ba matatanggap ang mga bagay na ito? Always remember the way of the cross. The way of the cross, that's number one that we need to understand. The way of the cross, yung pamamaraan ng krus. Mga kasama, so kung gusto mo talaga na sumunod sa Panginoon, abay dapat dumaan ka sa krus. Tandaan niyo po mga kapatid, ang krus, may matinding mensahe yan sa atin. So, ang krus po, nagbibigay po yan sa atin ng discomfort. Ang krus, hindi lang nagbibigay ng discomfort, nagbibigay po yan ng hardships. Nagbibigay po yan ng trouble. That is the meaning of the cross. Mga kasama, it is not easy life. Hindi ho lahat ng madali, tama. At hindi rin ho naman lahat ng mahirap, tama. Pwedeng naghihirap ka na hindi kay Lord. Tinan mo yung katabi mo, mukhang hirap na hirap ha. Kanino kaya yung nahirapan? Tama ba mga kasama? Lahat ng bagay mahirap. Pero pipiliin mo lang makapagpapahirap sa'yo. Yung lalaking yan, tapusin mo na yan. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap mo dyan. Imagine mo, hindi pa nga kayo mag-girlfriend. Pinahirapan ka na. Itutuloy mo pa ba yan? Sakit ng ulo yan. Lalo na pag naging asawa mo yan. Tandaan nyo, kaya dapat kung mag-aasawa kayo, mahal din si Lord. Huwag kayong yung mag-aasawa na hindi mahal si Lord. The way of the cross. Sino dito excited sa way of the cross? So tingnan nyo mabuti, no? Ang cross ay binubuhat, hindi kinukwintas. Kasi gusto natin easy life. Ibig sabihin yan, buhat-buhat mo yan, mabigat yan. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple? It is a shocking statement of Jesus. So tingnan nyo po yung Mark chapter 8, verse 34. Jesus had his disciples and the crowd gathered around him. So lagi pong merong crowd, lagi pong merong disciple. Kasi si Jesus, that time, attracted po yung life niya, yung buhay niya mismo, blessing sa marami. But if there is Jesus, there is miracle. So mga attracted yung mga taong ito sa kanya, pero kasama ang disciple, kasama yung crowd. And he said to them, if you try, want to follow me, you should at once complete this on your life, on your own life. Pakisabi sa katabi, yung buhay mo mismo pala. Ang kapalit. So yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na kailangan mo, yan lahat ng yan, yung mga bagay na mahal mo, and you must be willing to share my cross and experience it as your own. As you continually surrender to my ways. So ang pagsusurrender kay Lord, hindi one time. It is a journey. It must be every day. Sinabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross and what? Follow me. So hindi sinabi, if you want to follow me, take up your guitar and follow me. Hindi sinabi, take up your drums and follow me. Take up your cross. Hindi sinabing, take up your lesson plan and follow me. Hindi sinabing, take up your stethoscope and follow me. It is your cross. Anong ibig sabihin ng mga bagay na yan, mga kasama? Merong paghihirap pag susunod ka sa Panginoon. Paghihirapan mong gumawa ng tama, mag-isip ng tama, mamuhay ng tama. Hindi magko-compromise sa mundo. Merong distinction. The way of the cross. You continually surrender to my
ways. So yan po yung bagay na dapat talaga makuha natin. Kaya itong ginagawa ko mga kasama, sinasabi ko po sa inyo yung bagay na dapat na buhay ninyo. Kasi mahirap yung attend ka ng attend ng church, hindi ka pala tagalangit. Hello? Tapos, pag ako nasa langit na, tapos kayo nasa impyerno, Pastor, bakit ganon? Meron palang ganyan, di mo sinabi. Ang dami kong regret sa life kasi merong tama, merong principle, merong standard. Kung hindi ko tuturo to, susundin to, managot ako kay Lord. Pero kailangan sundin natin ang mga bagay nito, mga kasama. Kaya po, dapat ka-passionate ko pagdating sa ganitong bagay because I want your life to be blessed. Gusto ko ang buhay ninyo, yung pagpunta nyo rito, nakangiti kayo lahat. Amen. Yung walang bigat sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Kasi sanay ka nang buhatin mo yung krus eh. Alam niyo ba, mga taong, ang mundo ang niyayakap at sinusunod, hirap na hirap pumunta rito. Tinan mo yung katabi mo, mukhang masayang-masaya na siya ngayon ha. No, sino dito yung masayang-masaya ka na ngayon? Sa wakas! Whew! Nandito ako ngayon, naririnig ko to. Kasi wala tayong dapat ipagmayabang sa Panginoon. Amen. Lahat ng bagay sa Panginoon. Amen. Now, sino dito yung excited ka na ang ganda ng future ko? So, this is the way of the cross. So, ang paraan ng cross, dapat nagbubuwis talaga tayo ng buhay, dumadanak talaga ng dugo, may mga bagay tayong pagdadaanan sa buhay natin. So, the passion of Jesus Christ is the passion of Christ in the cross. Kaya mga kasama, kung gusto mo talagang maging masaya sa buhay mo, sundin mo si Lord. Amen. Talagang yan ang kagalakan na hindi kayang bayaran na salaping ito. Yan yung kagalakan na yan na magtataka ka kahit may problema ka, nakangiti ka. Amen. Kahit wala kang pera, Amen. Hindi halata. Kasi alam mo yung way of the cross eh. Sino may naiintindihan? Amen. Kaya mga kapatid ko, mga kasama, ay, importante talaga yung way of the cross. Sino po dito yung masayang-masaya ka? Kasi alam mo na kung paano dadaanan yan. Ano, nakaset na po yan, lalakaran nyo na lang. Nandiyan na po yan, dadaanan na lang po natin yan. So kaya po meron tayong mga ginagawa, tinutulong po natin dito para po masunod natin ang mga bagay na ito. Sino excited? Continually, we follow Jesus. Habang tayo nabubuhay. Mga kapatid, mapapagod tayo, pero hindi tayo titigil. Mapapagod tayo, pero hindi tayo titigil. No, pwedeng magpahinga, pero hindi titigil. At wag na yung option, pagka may problema na kayo, hindi muna ako magcha-charge. Mag-away kayo mag-asawa. Imagine mo, nag-away na kayo, hindi pa kayo nag-church. Kapalit lang ng topak mo, yung pagsunod mo kay Lord. Grabe naman, ang babaw naman ng pagmamahal mo kay Lord. Tapos gusto mo ng buhay na pinagpala. Eh, yung pagsunod mo naman, unti-unti. Huwag ganun. So, kailangan alalahanin natin ang mga bagay nito. Pakisabi sa katabi, alalahanin natin ang mga bagay nito. No? So, ano pa yung dapat i-consider natin dito while we are following Jesus every day and taking up our cross? The proof of our sincerity. The second thing, the proof of our sincerity. Tingnan mo yung katabi mo, sincere ka ba talaga? Sincere ba talaga yan na nagmamahal sa Lord? Di nga. Pakikalabit mo. Sincere ka ba talaga? Merong proof of sincerity. Mga kasama, may pagpapatunay na ikaw talaga ay totoo. Hindi yung sinasabi natin. Mahal mo ba si Lord? Oo. Talagang-talaga. Siyempre. Hindi po doon sa lumalabas sa bibig, kundi doon sa nakikita sa buhay. So it is more of our character, it's more of our attitude. So this verse, in Matthew chapter 10, verse 38, ito po yung about Jesus was preparing his disciples about the hardships and persecutions na makakaharap ng kanyang mga disciples. Sabi niya, "And whoever comes to me must follow in my steps, follow in my steps, and be willing to share my cross and experience it as his own.
or he is not worthy of me. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Hindi ka karapat dapat sa pagmamahal. Ang sakit nun. Kaya ako hindi ako nagtanong kung mahal niya ako. Hindi na ako nagtanong eh. Kasi baka sagot, hindi. Hindi na ako nagtatanong. Baka sabihin sa akin, hindi tayo bagay. Ang laki ko, ang liit mo. You are not worthy of me. Ang hirap nun. No, imagine mo, pag rejected kang ganun, sinabihan ka, you are not worthy of me. Why? You are not following the steps. You are not willing to share the cross of Jesus. Sabi ni Jesus, you are not worthy of me. So you need to prove yourself. Prove yourself. So this is the testing. This is all about our sincerity. Kaya mga kasama, ang pagsunod sa Panginoon, hindi lang panlinggo. Hindi lang kung kailan mo gusto. Araw-araw ng buhay mo. Kasi ang buhay natin galing sa Panginoon. Kaya ka humihinga dahil lang kay Lord. Hindi dahil lang sa matangos yan o pango. Hindi dahil lang doon. Dahil lang kay Lord. Hindi ho depende sa shape ng ilong mo kung bakit ka humihinga. Dahil yan kay Lord. At yung gumising ka sa umaga, nakatulog ka ng sapat, gumising ka sa umaga, ang sarap magpuri sa Diyos. Eh, mahirap yung pagkagising mo sa umaga. Trabaho, 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 trabaho. Mahirap nun. Kasi naabul mo mundo, huwag mo abulin ng mundo, ikaw nga abulin ng Lord. Tandaan mo, pag si Lord ang nasa sa'yo, tandaan mo, haabulin ka ng mundong ito. Ang taas kasi ng value mo eh. Yung pang hindi nila kayang mag-function kapag wala ka. At malaking kawalan pag nawala ka. Yun ang value mo. Kaya huwag mo ipagsisiksikan ang sarili mo kasi bagay kayo ni Lord, hindi ng mundo. Huwag niyong isisiksikan ang inyong sarili sa hindi kayo bagay. Kaya ka pinahirapan, ang baba ng value mo, ang baba ng tingin mo, ang baba ng sweldo mo, ang baba mo talaga. Kasi wala kang ka-value-value. Increase your value before the Lord. You are purchased by the blood of Jesus and then you are treating yourself like that. Oh, English yun. Do not allow anybody na ibaba ka, tapakan ka, pihingkat, maghahabol ka sa mundong ito. Sabihin mo sa kanila, hindi tayo bagay. Hindi ko isisiksik ang sarili ko dyan, hindi ako magmamakaawa, hindi ako magko-compromise because I have my God with me. I was mine by the Lord. Mga kasama, gustong-gusto ko nang paasensuhin, gustong-gusto ko nang ipromote ni Lord, ikaw na lang ayaw. Nagsisiksik sa mga bagay na hindi kayo bagay. Tandaan nyo, kung meron ka ngayon, hindi pa yan bagay kayo. There is more. Pero kung asawa mo na, wag ka na maghanap ng iba. Yan na talaga yan. Baka sabihin mo sa asawa mo, hindi tayo bagay, mahirap na yan. Yari kayo dyan. Kung may savings kayo, at yung savings mo ngayon, tandaan nyo, tingnan nyo yung inyong bank account, gusto ko sabihin sa inyo, hindi kayo bagay ng savings mo. You are entitled for more! Kung may bahay ka ngayon, hindi kayo bagay ng bahay mo. May piniprepare si Lord para sa'yo. Kaya lang huwag may sisiksik doon sa maliit, doon sa kakaunti, pang malakihan tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bagay sa mundo. Kay Lord ka talaga. So, this is the proof of sincerity. Yung mga bagay na iyong value, yung mga bagay na pinagagagawa mo sa buhay, pinagkakabalaan mo, sundin mo lang si Lord, maniwala ka, tataas ang value mo. Hahabulin ka. Yung bang ikaw na ikaw na yung tatanggi sa schedule. Kasi blessing ka sa kanila. Mahirap yung pagka nagpapaalam ka, pwede po ba na ganito? Anong pwede, pwede? Ay, hindi na lang po. Hindi pwedeng ganun eh. Ang design sa'yo ni Lord, manager. Hindi yung mga sinisigaw-sigawan, yung mga kinakaawa, inaapi. Hindi yan. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi yan ang level mo. Hindi yung bagay para sa'yo.
Nagaget niyo po ba mga kasama? Sino dito yung excited ka sa mga bagay na inihanda ni Lord para sa'yo? Doon kayo bagay. Doon kayo bagay. Mga kasama, doon kayo bagay. Pag tinignan mo yung bank account mo, hindi to bagay sa akin. Sino excited ka na padadala ni Lord yan? Kasi binigyan ka ni Lord ng ability to produce wealth. Tama po ba mga kasama? Sabi mo sa katabi mo, may abilidad ka para mag-produce ng wealth. No, hindi abilidad ang manghingi at magbakaawa. Hindi bagay sa atin yon. No, hindi bagay sa atin yon, mga kasama. So, ito yung bagay na kung saan talagang dapat ating natututunan. Sino yung masayang-masaya na unawaan mo mga bagay na ito? Sabi mo sa katabi mo, patunayan mo ang sincerity mo. Walang kapalit si Lord. Walang kapalit si Lord. Yung konting pera na to, Lord, hindi kita kapalit. Hindi ito kapalit mo. Yung trabaho ko, hindi ito kapalit mo, Lord. Alam ko, Lord, pag sa'yo, yung mga yan, basura lang. Imagine mo, ha, sa langit na bayan, ginto ang dadaanan. Daanan lang yung, kalsada lang yung ginto, eh. Kaya huwag kayo maglalagay ng ginto sa ngipin. Pag ismile nyo doon, uy, may dumi ka sa ngipin. Pagpunta mo sa langit. Kasi yun yung piniprepare ni Lord. The best ang piniprepare sa'yo ni Lord. Huwag kang magsettle for less. Aim for the best. Pero huwag nyo kakalimutan si Lord. Hindi ka pa nga umasenso kung si Lord, iwan-iwanan mo na. Nagsisimula ka pa nga lang eh. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa sa'yo si Lord. Alam mo ba na you are understatement? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Magdi-display pa si Lord ng kanyang power, ng kanyang glory sa life mo. So yan, i-display ni Lord yan sa'yo. Kaya pag nakita ka yung itsura mo, yan talagang anak ko. Pero laging ibabalik natin ang glory kay Lord. Sino may naiintindihan, mga kasama ko? So, this is the proof of our sincerity. And always remember this, the cause of following Jesus. The cause of following Jesus. Tingnan nyo itong verse. In the book of Luke, chapter 14, starting from verse 25. This is the cause of following Jesus. No, verse 25. Verse 25. Ang sabi ng verse, a massive crowd followed Jesus. He turned to them and said, when you follow me as my disciple, you must put aside your father, your mother, ito pa, your wife, si father, pwedeng i-set aside. Si mother, pwedeng i-set aside. Pero yung wife, eto pa, your sisters, your brothers, set aside them if you want to follow Jesus. Hello? And then sabi niya, it will even seems as though you hate your own, pati buhay mo pala. This is the price you'll pay to be considered one of my followers. Hindi tinuturo ni Jesus dito na maging barumbado ka sa nanay mo. Hindi tinuturo dito ni Jesus na maging barumbado ka sa tatay mo. At hindi rin tinuturo ni Jesus dito maging barumbado ka sa asawa mo. Hindi rin tinuturo ni Jesus maging barumbado ka sa kapatid mong lalaki, sa kapatid mong babae. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus dito. Ang tinuturo ni Jesus, mahalin mo ako. At pag natutunan mong mahalin ako, marunong ka na rin mahalin mo sila. Kasi marami talagang hindi alam ang relasyon na yan eh. Alam niyo ba na maraming nagseselos kay Lord? Ganitong dialogue na anak ko. Dati, nung hindi pa niya naiintindihan to. Buti na lang may dati, di ba? Sabi niya, alam niyo si Dejan, selos na selos. Nagseselos siya, sabi niya, lagi naman kayong nasa church. Lagi naman kayong nasa mga tao. Kaisa-isang anak ninyo ako, hindi nyo ako maasikaso. Wow! Hugot na hugot. Maganda ba yon? Tama ba yon? That's good! Sounds good! But that is not God's idea. Idea ng demonyo yun na pagsilosan mo si Lord. Kasi si Lord ang source of life.
pinagseselosan mo? Who you? Lagi ka na lang kay Lord? Wala ka nang time sa amin? Yung mga gambanat ni Dayan nun eh. Kung may nakaka-relate ba dito? Amin lang, amin, amin. Sino dito naman nagre-reklamo ka na pa-church-church ka palagi? Kaya, congratulations sa lahat ng sa praise team. Tatlong beses sila nag-ano dito. So mga kasama, simula umaga hanggang hapon, batiin nyo naman sila. Ngiti nyo pa lang, bati nyo pa lang, sapat na sa kanila. Yung ating technical team, yan yun, yung mga marshal natin, mga ushers natin. Bakit? Alam nila yung ginagawa nila. Binibigay nila yung lahat ng bagay na yun kasi alam nila ang audience nila, si Lord. So kaya sabi niyan, it will even seem, sabi niya, though you hate your life, this is the price you'll pay to consider one of my followers. Verse 27, tinan yung verse 27. Anyone who comes to me must be willing to share my cross and experience it as his own or he cannot consider to be my disciple. Verse 28. So don't follow me without considering that it will cost you. For who would construct a house before first sitting down to estimate the cost to complete it? Anong ibig sabihin dyan? Marami talagang nagsimula pero hindi natapos. Kasi hindi nila alam kung ano ang value ng pagsunod sa Panginoon. Mas pinapahalagahan ang buhay nila kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Mas pinapahalagahan ang pamilya kaysa pagsunod sa Panginoon. Mga kasama, hindi yan ang gusto ng Diyos. Kaya po, ang mahalaga ngayon, nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Sino po yung excited ka na ang Panginoon masusunod mo na sa iyong buhay? So binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa mga bagay na ito. Jesus said in John chapter 14, verse 15. Now, tingnan nyo yung sinabi ng John chapter 14, verse 15. Sabi dyan, loving me empowers you to obey my command. Sino dito yung nagmamahal kay Lord? So, ibig sabihin, pag nagmamahal tayo kay Lord, sabi niya ni Lord mismo, kapag minahal mo ako, bibigyan kita ng lakas. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Para masunod mo yung lahat ng bagay na ginagawa, na gusto kong sundin mo. Kaya mga kasama, ang question, kapag ka hindi ka makasunod sa Panginoon, this is the question of love. So always remember this, my brothers and sisters in the Lord. Our love for Christ is proven and demonstrated by our obedience to all that He says. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It is a proven, demonstrated obedience before God because we love Him. Because we love Him. Sino dito yung nagmamahal sa Lord? So we need to take up our cross and follow Him daily in our life. So mga kapatid, mga kasama, ang sarap mabuhay na kasama ang Diyos. Yung masayang buhay, yung magaan na buhay, yung wala kang kinatatakutan, yung wala kang pangamba, yung wala kang pag-aalinlangan, hindi ka natatakot sa future mo. Kasi alam mo ang future mo, si Lord. Alam mong ikaw ay magtatagumpay. Kaya ang panalangin ko ngayon, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, nawa po sa pagsunod natin sa gusto ng Panginoon, maggawa natin ito na meron tayong kagalakan sa puso natin. Masayang-masaya tayo. Susunod tayo sa Panginoon, kasi mahal natin ang Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon na merong pasang-pasang krus araw-araw ng buhay natin. And if you want to receive that right now, Jesus is the key of everything. Sabi ni Jesus, lahat ng ito sinet ko na, lakaran mo na lang. You need to follow Jesus, but you need to take up your cross and follow Him daily. Daily. Kaya ang buhay natin, hindi pang linggo. Ang buhay natin sa pagsunod sa Panginoon, pang araw-araw. Kaya excited ako sa future ng bawat isa sa atin. Kasi kapag sumunod ka sa Panginoon, ina-align mo ang iyong sarili sa blessing ni Lord.
At kapag inalign mo ang sarili mo sa blessing ng Lord, ang bilis ng flow ng blessing ni Lord, ng favor ni Lord, ng protection ni Lord, ng miracle ni Lord, ang bilis yan sa buhay mo. And if you want to receive that today, just stand in your feet. Mananalangin tayo, mga kapatid, na Lord, makasunod kami sa iyo. Sang-ayon sa gusto mo at hindi sang-ayon sa paraan namin at gusto namin, kundi yung gusto mo. So let us raise up our hands and let us pray right now. Maaari sa buhay natin, yung pagsunod natin sa Panginoon dati, unti-unti. Yung pagsunod natin sa Panginoon, pigil. Yung pagsunod natin sa Panginoon, may pag-aalinlangan. Yung pagsunod natin sa Panginoon, may pagdududa. But I encourage you right now, itodo mo kay Lord. Magpapakita si Lord sa iyo ng mga amazing things. He will show Himself. He will show His power. He will show His love to you. So let us raise up our hands and we will pray together. Father, we come to you. We surrender our lives to you. And Lord, we humble ourselves before you. We acknowledge you in my life. Lord, my life is limited. My knowledge is limited. My resources is limited. But you, O God, you are limitless. And you own everything, even our lives, Lord. Lord, tanggalin mo po yung pride sa amin. Tanggalin mo po, Panginoon, sa amin yung pagsubok na mabuhay na hindi ka kasama. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sinusubukan namin, Panginoon, na i-align namin ang aming sarili sa mundong ito. God, we ask forgiveness. But today, God, we align ourselves to you. And Lord, we are praying, Lord, na maging compatible kami sa pagmamahal mo. Sapagkat kami iyong mga anak na masunurin, iyong mga anak na tinubos ng dugo ni Jesus, kaya Panginoon, kami ay mga anak mo na babaguhin mo, Panginoon, tuloy-tuloy. Araw-araw ng buhay namin, kami po ay nangangako ngayon na susunod kami sa iyo at pasan-pasan namin ang aming krus na meron kaming kagalakan at pagpapasalamat. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord, mga kasama. He is the best God. Yeah.